log out sila, you can set that out. Use a start URL kung gusto nyo. Again, I leave this blank because some of the configuration naman is done na by the, all the hard work na ay done or passwording done by the Schoolbook. Now here, ito po yung importante, no? Yung applications. So if you want to specify and or prohibit applications that students can access, ito yung concern doon, yung applications tab. So sa applications tab po, meron ditong permitted access at merong prohibited access. Sa prohibited access po, ito. Ito na yung default na meron sa kanya. As you can see, join.me.exe is prohibited, no? And all others here like VNC viewer, opo, virtual, it's another virtual machine ata, if I'm not mistaken. So, bawal yan. Go meeting, winstore.exe, bawal din. And then yung Skype, opo, pag meron po kayo nakabukas na Skype, most probably, ino-notify kayo ni Safe Exam Browser na, we will shut down this Skype kasi dito po nakaset siya by default na prohibited process. Now, pwede nyo naman po siyang i-delete, no? If you want students to have access to it. At ang kagandahan pa rito, pwede kayong mag-add ng mga applications na bawal. For example, if I click plus, no, may lalabas po dito na another field and I can type in, for example, Teams. Teams.exe. Now, kailangan po, kung gusto natin siyang kailangan alam natin yung executable file name, no, para alam niya kung ano yung isa-shutdown niya pag nakabukas. So, para po balaman natin kung nasaan, actually, kailangan natin pumunta sa program files. Opo. Punta tayo sa program files, sa C. No? And then, doon natin actually, kahit ano lang eh. Search natin Teams. Yan. And then, right-click natin. And then, open file location. Yan. Yung shortcut, doon niya tayo dinala. Punta tayo sa properties. And then, open file location. Ayan. Kaso ito, update.exe yung lumalabas. Tama. Pero dito po, makikita nyo kung ano yung file niya talaga. Ito, teams.exe. Yung nasa target. Ayan. So itong teams.exe, yung talagang name ng executable file. So yun po yung ilalagay natin. Medyo technical lang siya ng kaunti, pero maaanohan nyo naman po yan. Matututunan nyo. So ano pa? For example, if I want to disable Discord, ayan po, ginagamit ng mga students ngayon as they play games. So kailangan alam lang natin yung file name ng executable para alam natin kung ano yung ating di-disable. For example, discord.exe. Yan. Enter lang natin, discord.exe. Yan. And then enter. Yan. We can sir, add another one. Sorry, excuse. Yes po. Pwede bang i-add yung i-prohibit din yung FB Messenger? Ah, okay, sir. Actually, pagka ang pinrohibit nyo ay, for example, chrome.exe, wala na silang access dyan sa Chrome, kahit sa MS Edge. No? MS Edge. In other words, we can shut down yung mga browser natin. Kasi kahit hindi po natin ilagay yung Facebook, they cannot access those without the browser. Okay, so, sir. What we need to shut down is the browser, not Facebook. Opo. So, Chrome yun, for example, or MS Edge, commonly used. We can write in Opera. Opera.com. Or, sorry, .exe. Even Spotify, no? Meron kasi mga estudyante minsan gusto ng music, no? Sir. Yes po. Sir, so the ibig sabihin, it will really require prohibiting all search engine. Well, if you were able po to disable yung mga web browsers mo, technically you have prohibited them from accessing any search engines. Actually, kahit hindi naman po i-disable sila kasi they have no access whatsoever in Google sa kanilang laptop. Okay. Syempre ibang usapan na po kapag ka meron silang cellphone na hawak during exam. But then again, ang point nga nitong Safe Exam Browser is not to eliminate cheating, but to lessen or discourage the cheating. So, if you want to elevate the integrity of our exam, we must set up more parameters. Yan.
And that is left for us instructors to ano, to decide on. Ano na natin 'yan? Kanya-kanyang ano na 'yan. Kumbaga diskarte po or preference. So yeah, so what I'm doing right now po is I am assigning what applications must be prohibited so that when I open the safe exam browser at na-detect niya na naka-open ang mga ito, ano, magno-notify siya kay student na isa-shutdown na siya. So hindi ni magagamit ni student ang any of these applications that have been directed to be prohibited dito. Yan po. So ito yung application. So you can forgo exam downloads browser user interface kahit hindi na po baguhin yung mga settings diyan. Ang importante po kung gusto niyo i-shutdown yung yun nga yung mga applications, video conferencing applications, you must set it up dito sa ano sa tawag nito. Dito sa safe exam browser. Yes. Okay. Now, kung hindi naman po nyo gusto gawin yun, gusto nyo lang na basic setup lang, wala naman pong problema. Actually, you can put a surveillance camera or something and then don't allow them to mute para dinig mo kung nag-uusap or hindi. That's just another way to do it. Yes, sir. Yung sa configuration, when you configure it, would it apply to all future exam or every time you create an exam, you have to configure it again? Hindi ba yung parang apply to all? That's a good question, sir. Actually, hindi po siya mag-apply to all future configurations. You really have to manually upload it every time na may gagawin kayong assessment. So, okay, for example, meron na kayong nakaset up na configuration file, i-ready nyo na yun, itabi nyo na yun, para pagka magbibigay kayo ng online assessment na required ang SEB, i-drag and drop nyo na lang siya. Thank you, sir. So hindi po, yes po, hindi po automatic siya. Every time that you're setting up SEB requirement sa assessment, you need to upload it every time. Prohibiting applications, you can also set up and filter websites to be accessed. Pero since Schoolbook naman na yung ating nakalock down siya sa Schoolbook, edi kahit hindi na po natin to galawin dahil ano naman eh, doon lang sila nakafocus at bawal sila pumunta sa kahit saan maliban sa Schoolbook. But if you want them to access other websites, you can do so by activating the URL filter and then adding kung ano yung mga allowable or blocked na websites. For example, Facebook. If you want them to access this site, you can allow it, etc., etc., or either block it. Pero kung ang concern mo lang naman ay dahil mag-chat sila sa Facebook, kahit hindi na nyo na po i-block siya dito dahil as long as na block nyo na yung browser, that is Chrome, Opera, or MS Edge, wala na po silang access doon, at least doon sa device na pinagtitikan nila ng exam. Ayan po. So security, ganun din naman po, you can set it up such that you are allowing yung clipboard, no, or you are allowing the device to run a virtual machine, no, or you allow them to screen capture or print screen. So you can allow or disallow that. I highly encourage na wag niyo pong i-allow yan para hindi nila makopya yung ano exam, at least doon sa device. Sa registry, hindi ko na rin po siya masyadong binabago. And then hooked keys, yung mga function keys or special keys, you can enable or disable. For example, escape, alt tab, yan po dapat naka enable or disable siya. Kahit naman mag-alt tab yung estudyante, hindi rin siya makakalabas. So, yun lang yung tanging naka-open. So, wala rin silang magagawa. Yan. So, function keys, you can also enable or disable depending po sa preference ninyo. So, sa makatuwid, to summarize po, no, kung ako po ang tatanungin, ang talagang gagalawin ko lamang dito ay yung applications. At ilalagay ko kung ano-ano yung mga applications na gusto kong ibawal. For example, Opera, MS Edge, Chrome, Discord, Teams, etc. Zoom. Dagdag po natin ng Zoom. No? Zoom.exe. Oops. Ayan po. And you can search more
po online kung ano yung mga video conferencing platforms na maaari nilang gamitin pa, no, na po pwede niyong i-block. So far, ito naman po yung pinaka-major, so I think pwede na ito. Ayun. So now, after niyong ma-setup na siya, ito na yung important part. You need to save it. Alright? Now, how do you save it? Punta po kayo dito sa file, and then dun sa save as, okay? Pag po yung save setting, kasi mapupunta lamang siya doon sa current na naka-open na file, which is yung SEB client settings. You need to do is to go to file, and then save setting as. Now, pagdating nyo sa save setting as, I recommend po na i-save nyo yung file sa desktop para mabilis makita. Yan. So doon po pwede nyo lagyan ng pangalan. For example, ay test or demo SEB. And then save as. Ayan po. And then magtatanong siya ng ganito. Do you you should either enter a password or choose a certificate to encrypt the settings file. Do you really want to save an encrypted SEB file not recommended for use in exams? Ang answer po natin is yes, kasi nga po, yung encryption and passwording na kay Schoolbook na side na. So talagang we will leave all the passwords and encryption dyan sa safe exam browser, blank muna. So click yes. Yan. Sabi niya dito, settings have been saved. Use this file to start an exam with SEB. Okay. So quit, close lang po natin yan. And then, nandito na yung ating file. Ito. Wait. Ito pala. Demo. Demo.seb.seb. Now, meron na tayo. Ito, 24 kilobytes pala ito. Now, meron na tayo ng file. Ang kailangan naman natin ng gawin ay i-upload siya sa ating Schoolbook. So, for example, ito yung aking Schoolbook. No? If I create another assessment, say, for example, add, and then quiz, and then demo SEB. Going to make it 3 attempts. Allow late, etc. etc. Now, kung meron na ako niyan, assessment, save ko lang siya. I will go to proctor. Yan, dito sa 3 dots sa gilid. And then proctor. And then I will okay yung require safe exam browser to complete the assessment. And then, meron po tayong 2 options. Ito, na-discuss na natin kanina, yung add passwords and yung basic lang, na maglalagay ka lang ng password and then okay na. Ang disadvantage noon, hindi mo ma-shutdown yung ibang mga applications na maaaring maging paraan para makapag-communicate sila sa iba. So, we can choose this one, upload custom configuration. So, click that one. Ayan po. And then, yan, lalabas tayo, drop file here or click to browse. So you can click and then navigate kung nasaan yung SEB file. Nasa desktop ko po siya nilagay. And then, ito, demo SEB. Yan. So click ko lang yan. And then, ayan po. Yan. May lalabas na dialog box which will ask, what is the student password, teacher password, and quit password. So I can write here, for example, lagay ko muna, student. Demo. Then dito lagay ko teacher demo. And then here quit. Yan. Save ko sila. At pag save ko, lalabas yung summary. Eto na po siya. Okay? Nandiyan na siya. Now sa side ni student, ang makikita niya, ganun pa din, no? Lilitaw kung ano yung student. For example, ay ito yung magiging itsura niya po sa student. Ang lalabas sa kanya ay take the exam. Ayan. 25. Ay, wait. Ito ho. Ito na lang. Hindi makita. Ito ko na lang. Ito po yung magiging itsura sa kanya. Ayan. Ilalabas na ganito. And then, yun ulit, he or she will be prompted of the password. Lilitaw naman sa kanya yun. So no need to ask the instructor kasi ipapakita naman niya yun. And then they will download again the file and then open the file. And then pag inopen na nila yung file, what will happen is ito yung lalabas. Key in the password. And then
pagpasok nila sa school book, pag naka-open man, yung mga prohibited files, isa-shutdown niya na yun. Yun po. So that's how basically it works, no? Yun. Alright. So, yan. Let me move on lang po sa aking presentation. Basically, I have demoed sa inyo po kung ano yung setting up sa Safe Exam Browser na software. Yun yung medyo advanced ng kaunti na kailangan mo lang mag-set up ng kung ano yung mga ipoprohibit na processes po. So, here are some suggested processes to prohibit. For example, Zoom, Discord, Teams, MS Edge, Chrome, Opera, and Spotify. Ilan lamang po yan sa mga suggested ko. You could even extend further po kung ano yung mga possible pa. Ayan po. Alright. So, advanced configuration. Na-discuss ko na rin po yan kanina about hooked keys. Even yung saving as, ito po, dinemonstrate ko na rin kanina kung paano i-upload siya. And then, yun po, mag-setting up of the passwords. Yan. Now, ang kagandahan po dito sa Safe Exam Browser, mayroong future development sa kanya. Kung saan, pwede niyang i-enable yung artificial intelligence para i-count yung number of times na yung student ay nag-move yung kanyang face. So, may facial recognition and facial movement tracking. No? At pwede kayong mag-set up ng threshold kung saan pwede lang number of times na allowed na lumingon sa student, ganun. And it can detect events or log display with a symbol in the widescreen. So, kaya niya rin i-detect, no? Kung meron bang higit sa dalawa o higit sa isa na mukha na nakikita sa camera stream. So, ilan lamang yan sa mga future development po, ang tawag po ay remote proctoring, wherein yung device, kung mayroong webcam, no, the same webcam that is available in the laptop will be used. So, no other required external device talaga. So, that's a future development po for SEB. And that ends my presentation po. I think I'm ready now to answer some of your questions again. Sir, talaga hindi ko po ma-open kahit paano. Lagi po siyang iba ang lumalabas. Ah, sige po. Mamaya po, tignan ko po, ma'am. Opo. Thank you. Sir, excuse. Yes po, sir. Sir, di ba kanina tinuro niyo yung sa configuration kung paano i-prohibit yung ibang sites. Pero dito sa mismong schoolbook page kung saan nandun yung assessment, may nakalagay din dito na IP restrictions where student can currently access and submit this assessment from any IP address. Para saan ba itong ano na to? Function na to? Well, kung kayo po kasi ay nasa school at marami kayong PCs, you can set up which computer allowed si student kung naka-assign sa kanya. For example, PCA has an IP address of ganito, or merong IP address ikaw remotely that you can key in, so dun ka lang po pwede. So you can, pwede nyo pong i-set up yun actually eh. Pero medyo ano pa yun, tawag dito, tedious process pa, but it is possible. Ang purpose po ng IP addressing limitation is that if you want a specific person who has a specific IP address to only take that specific exam, you can do so by assigning. So you have to ask the student, ano yung IP address mo? Address niya. Walang pwedeng mag-take nun. Okay, sige. Thank you. Actually, I haven't explored that yet, but I the idea is ganun po. Sir Jos, yes, we have a question here mula po sa chat box from Mom Rosario Reyes. Able to figure out how to install it in my laptop, but when I logged in the school book for the sample exam, I was asked to close MS Teams. Okay po. Ayun po, hanggang doon lang po. Nung nag-log in daw sa for the sample exam, she was asked to close the MS Teams. Siguro, she was asking bakit ganun po. Ah, well, basic setup po 'yan. Baka hindi ko po alam kung yun po ba yung ano, yung unang assessment, kasi hindi ko po in-enable yung Teams doon eh. Ay, ganun din po sa akin, sir.
Nakalagay po, disable MS Team. Kaya hindi ko po ma-open yung exam. Ah, sa ano po ba yan? Ah, yun po yung lower version. Na-install niyo na po, Ma'am Aurora? Yan po ba yung lower version? Enter password. Ay, wala na po ata si ma'am. Hello anyway. Po. Hello po, Sir Joshua. Ay, yes po, ma'am. Nag-try na po ako kasi na-download ko yung lower version, which is 2 point something. Mm-hmm. 64 point something yung kanyang ano. Binuksan ko po yung sample exam with basic configuration. May inihingi pong password. Is the password the same na yung IQZF? Humihingi hindi po, ma'am. Siya ng access code po yun. Ang password po natin ay student. Ah, okay. Dun sa password. Well, ma'am, ma-open ko po yung aking exam. Thank you po. Sige po, ma'am. Naka-indicate naman po yun sa assessment, ma'am. Apo. Yung password. Apo. Thank you po. Sir, what problema ng iba? Merong nagko-comment na the quiz could not be opened. Yun nga, sir. Ganun din opo. Po ako. Kasi nga po, it can only be opened using Safe Exam Browser. So number one requirement talaga is you have to have Safe Exam Browser installed. Otherwise, you won't be able to take the exam. Sir, naka-install na po yung sa akin. Oo, na. Opo, ma'am. Yung inyo po ay titignan pa natin dahil hindi ko rin masabi kung ano yung dahilan dahil marami pong variables involved in it. So, tingnan ko po mamaya, ma'am. But most probably, kung really installed na siya, dapat mag-open na siya, ideally speaking. Dapat, when you click the SEB file, it will automatically open Safe Exam Browser. Oh, sige po, sir. Thank you. Ma'am, try nyo na rin po i-download yung 3.01. Baka po kaya na. Sige po. Apo. Thank you po. Sige po, ma'am. No problem po. Yes, Doc Gadi po. Wala na po ako nakikitang questions sa chat box, sir. Ang mga nandito na ay mga thank you, Sir Joss. Thank you, Sir Joss. We love you, Sir Joss. Ang gwapo mo, Sir Joss. O, yun na po nakikita ko dito, sir. Sir Roland. Sir Roland. Ay, excuse me po. Talaga ni Sir Gahan. Sir, another questions before we end. Kasi po, binuksan ko. Go ahead po. Binuksan ko na po. Inagay ko na po yung password. Ang sinasabi po, permitted or prohibited processes are running. The process below are running, they need to, before starting the exam, something like that. Do we want to close the processes, etc. Ano po kaya yung reason doon? Maari pong na-set up na beforehand. Most probably, Skype is open. Kaya nade-detect niya na open siya and it will be shut down. Now, kung wala naman po kayong important files doon sa Skype. Oo, pwede nyo naman pong yes. Pero with caution lang po ah, kasi kung ang gamit nyo po ngayon ay Teams, pagpunta sa... may nakalagay po sa baba na Teams, Firefox, plus Excel. So ibig sabihin, sir, mamaya na lang mag-exam kasi para maano. Apo. Thank you po. Kasi, thank you po. Yes, isa-shutdown nyo yun. Mm-mm. Apo, salamat po. Thank you po. Sir Roland. Yes. Okay, yun nga, tama yun. Si Ma'am Ligaya, sabi niya, na-kick out daw siya sa Teams. When she took the quiz. Kaya ngayon ang tanong ko kanina eh, will we be kicked out from this meeting if we take the quiz? Oo, yun eh. Opo, kung ang ginagamit niyo po ay yung safe device ninyo, yun nga yung mangyayari. Ila-lockdown niya yung SEB. So, you're left with Teams open. Actually, sir, nag-rejoin lang ako eh. Okay. Pero na-kick out ako nung nag-take ako ng quiz. Kala ko natapos na eh. Okay. Ayan, so I'll just share. Ayan, share ko na yung certificate ni Sir Josh. Wait lang ha. Ito po, may good question okay. Si Dr. Salibay. Paano kung ang students hindi maka-install ng SEB for whatever reason? Ano pong option? Well, meron pong option kung meron naman silang unang option is kung meron naman silang iPad, they can install that. Kasi issue siya ng device. So kung siya po ay wala talagang installation ng SEB or whatever, hindi po possible na maganap or hindi possible na magamit yung SEB kung wala ng device. So it is left to the instructor and the student kung paano yung magiging amicable arrangement nila.
hindi naman po pina-force lahat na gumamit ng Safe Exam Browser. Yeah. This is just offered as an alternative, I believe. Tama ba, Sir Roland? Right. Yes, that's right. So, hindi po siya required na gamitin natin. Kung nakikita, this would help you in administering your exams, then use it. At least you know that we have this this tool. Yeah, this tool in our school book. Ayan, okay. So, let me present this certificate of appreciation. So, DLSU-D and CILP presents this certificate of appreciation to Engineer Joshua Hernandez in recognition of his contribution as resource speaker to webinar titled Safe Exam Browser Integration in Schoolbook. Given this fourth day of November, year 2020, De La Salle University, Dasmariñas City, Cavite, Philippines. Signed, Mr. Paul Anthony Notorio, Director, CILP. Dr. Sonia Mentisa, Assistant Vice Chancellor for Academic Services. And Dr. Marco S. Saez, Vice Chancellor for Academic and Research in De La Salle University, Dasmariñas. Thank you, Sir Josh. Padala na lang namin sa'yo. You're welcome po. Message me lang po kung may question. I would be happy to assist you po. Thank you po. Yeah, good. So for parting words po, naging issues natin yung cheating and online education. So patuloy po ang ating teacher training para maging komportable po tayo sa paggamit ng ating online platforms. And then, isang suggestion po is to create questions that require higher order thinking skills. And then randomize your questions. And meron po tayong feature sa Schoolbook na you can prepare 100 questions, pero they can take only 50 per attempt. So ganun lang po. Sabi nga ni Sir Josh, diskarte na po natin yon. Pero it's good to know that we have these tools available. And yung tools po, meron tayong PlagScan, which is a plagiarism tool. Now, we have the Safe Exam Browser, an online exam tool, and of course, our Schoolbook. So, as a parting words, no matter how much easier it seems that cheating would be online, the fact is that students who choose to cheat are, as cliche as it sounds, just cheating themselves. Yeah. So maraming salamat po, Sir. And maraming salamat po sa lahat ng mga nag-attend. Pwede nyo na pong balikan yung mga nabanggit ni Sir Josh sa Schoolbook. And we will also be uploading this video recording dun sa isang module sa Safe Exam Browser webinar. So maraming salamat po sa lahat. And happy weekend! Thank you, sir. Weekend is far. Ang gwapo, sir. You always get to la. Thank you, sir. Thank Sir Gachi, maraming salamat. Thank you po, sir. Sir Guillamin, thank you. Okay. Salamat po. Yan ala, certificate. Bigyan ng certificate. Sir, isang question dito. Engineer Josh. Welcome po. Sir Josh, kung pwede ka dito. Kung pwede ka daw kumanta, Sir Josh. Ako po, baka po umulan. With a smile. Ulan na po. Ulan na po. Ulan po, baka po lumala. Salamat po, Sir Roland, and sa CIMC. Message lang po, pag may question, I would be happy to help. Thank you.